Ano kaya ang pinagkaiba ng ating mga aftermarket, racing or kalkal sa ating mga stock na drive face and pulley? So yan ang pag-uusapan natin ngayon, guys. Let's go! What's up, guys? Wills here and welcome to Wills Trips. Punta muna tayo kung ano nga ba ang mga aftermarket, racing na drive face at pulley. Aftermarket or racing pulley, yan ang mga nabibili natin sa ating mga motor shop, guys, na merong brands na JBT, MTRT, SpecV, RS8, RRGS, and yung sikat nung panahon, guys, ay yung Malossi. Yan na yung mga plug and play na modified na for better performance or meron ng mga changes sa mga designs nito kumpara sa ating mga stock parts. So ano naman yung kalkal? Yung kalkal naman, guys, ay in simple terms, yan ay yung modified stock parts. Ibig sabihin yan, yung stock parts natin, guys, ay yan yung minomodify, dinadaan sa machine shop or sa machining or sa mga motor shop natin na meron specialization sa pagmamodify ng ating mga drive face and pulley. Minomodify yan, guys, para makuha din yung same performance na nakukuha natin sa ating mga aftermarket or racing parts. Kaya minsan, mas prefer nila yung kalkal kaysa sa aftermarket. Pero depende na sa'yo yan. Ano nga ba ang pinagkakaiba ng mga aftermarket sa mga stock parts? Number one, yung inclination angle. Number 2, yung design mismo kung saan dumadaan yung ating mga flyballs. Number 3, guys, ay yung ating design. Kasama na yung material and kung anong pinagkaiba ng itsura nila. Sa tatlong factors na yan, guys, saan kaya natin makikita yan? And anong epekto niyan sa takbo ng ating motor? And before tayo pumunta doon, guys, kung interesado kayo sa reviews, tutorials, and motovlogs, consider subscribing to our channel. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para mauna kayo and updated kayo sa mga bagong videos natin. So, una, ano kaya ang inclination angle na yan? And saan natin makikita yan? Makikita natin yan sa ating drive face and pulley. And saan yun? Saan yung angulo niyan? Yung surface kung saan kumakapit yung ating belt ay conical shape yan, guys. And sa isang conical shape, guys, ay meron niyang angulo. Yan. And saan natin makikita yung angle na yan? Yan. Pag gumawa tayo ng straight line, yan, sundan natin yung line dulo hanggang dulo. And gumawa tayo ng central line dito sa gitna. And gagawa tayo, tingin natin sa dalawa. Ayan, magiging triangle siya sa isang side and triangle din sa kabila. Right triangle sa trigonometry. Sa pinakadulo dito, may angulo na yan, guys. Yung angle na yun, ay tawag natin dyan ay yung inclination angle. So karamihan sa mga aftermarket natin ay indicated ang angle na nakalagay sa kanilang packaging. And karamihan dyan ay 13 degrees, 13.5 degrees, 14 degrees, and 14.5. Depende na sa manufacturer yon kung anong angulo ang kanilang ilalagay. And in some cases, meron din mga manufacturer na gumagawa ng dual angle. So, magkaibang angle. So, magkaibang angle sa simula, and magkaibang angle din dito sa may dulo. And dyan natin makikita yung ating inclination angle sa ating drive face and pulley. Pangalawa na sinabi natin kanina ay yung design ng ating pulley. Ang ibig sabihin nun ay, guys, eto. Yan, yung sa loob. Yan. Yung anim na yan. Kung saan dumadaan yung ating mga flyballs. Paano naman magkaiba yung design yan? Sa design yan, guys, ay merong curvature yan. Makikita nyo yung curvature na yan. And pwedeng mabago-bago yan depende sa manufacturer din. And madaming epekto yan sa takbo ng ating motor. So yan ang isang factor. Lahat na yan, guys, ay ginagawa din sa ating mga stock parts. Yan yung sa mga kinakalkal. And pangatlo naman, guys, ay yung design. So sa may design naman, guys, ay makikita naman natin na itsura pa lang magkaiba na.
Ito yung ating aftermarket. Ito yung ating stock. And kasama na rin sa design, guys, yung ating weights. So, sa aftermarket, kagamihan talaga sa aftermarket, guys, ay mas magaan. Yan ang sinasabi nilang lightened. Sa stock naman, ay mas mabigat siya. By feel pa lang, magagandaman mo ng mas magaan yung ating aftermarket. Either sa dahil sa kanilang design or dahil sa material na ginamit nila. So, yon yung difference ng ating mga aftermarket or kalkal sa mga stock parts. So, ano naman ang epekto ng tatlong factors na yan? Una, punta muna ulit tayo sa ating inclination angle. Kaya sa mga stock parts natin ay kagamihan na ginagawa lang kalkal ay pinapa-reface nila or pinapatabas nila yung surface area nito para mas mabawasan yung angle niya. So sa pagbabago ng inclination angle sa ating drive face or pulley ay ang epekto naman nito, guys, ay pinapabilis nito yung acceleration natin throughout sa torque ng ating motor. Kagamihan sa mga aftermarket ay mas mababa talaga ang angulo na nilalagay diyan. Ang effect kasi, guys, ng mas mababang angle sa ating drive face and pulley ay mas mapapabilis ang pag-akyat ng ating belt sa dulo nito. So, paano nangyari yon? Bakit ganon? So, ito yung analysisyon ko dyan. Bakit mas mabilis yung pag-akyat ng ating belt sa pinakadulo nito? Ibig sabihin yan ay mas mabilis yung pagpalit ng ating gear ratio from lowest to highest. Ang nangyayari kasi dyan, guys, ay ating belt. Pag nagkaroon na ng pressure yan from the pulley na tinutulak na ng ating flyballs palapit sa ating drive face, so nagkakaroon ng pressure yan. Yung belt natin ay, since iniipit yan, guys, ay maghahanap yan ng lowest pressure sa part ng ating pulley and drive face habang iniipit niya yan. Mas steep or mas mababa yung angulo ng ating drive face and pulley ay mas mataas yung pressure na binibigay nito. Ito, gagawa tayo ng simple experiment sa inclination angle na yan. Punta tayo sa ating lamesa. Bili lang natin to, guys. So, yan, guys. Ito ang magre-represent ng ating drive face and ito ang magre-represent ng ating pulley. Itong flyball, guys, ang magre-represent ng ating belt. So, yan. Yan. And angle. Ito, 20 degrees tayo, guys. And observe nyo kung gaano kalayo ang kaya nitong matravel and gaano kabilis. Kunti lang. Ulitin natin. Kunti lang. Now, punta tayo dito sa 15 degrees. Ayan. Observe nyo, same pressure ang apply ko. And gaano kalayo yung travel. So, 20 to 15 degrees. Kita nyo, guys. Ulitin natin. Ayan. Kita nyo, medyo may puwersa siya. Mas malayo yung naabot dahil mas malakas yung puwersa na naibibigay sa ating belt dahil din doon sa angle. So yun, simple experiment pero nandoon na yung concept ng ating angle sa ating drive face and pulley. So balik na tayo sa taas, guys. Meron din akong i-share sa inyong research ng mga students way back 2013 all about CVT ng ating mga scooter. Research nila Sir Alessandro Blum. So yun, sa research nila, guys, ay nag-test sila ng iba't ibang angle sa mga drive face. And sinubukan nila yung mga angle na 18 degrees, 16 degrees, 14 degrees, and 12 degrees. And ilalagay ko yung link ng research na yon sa description sa baba. And napakagandang basahin ito, guys. Marami kang matututunan sa simple research na kanilang ginawa. Ito yung graph ng kanilang output. So pag tiningnan mo yung graph ng kanilang output, ang test na yan, guys, ay constant yung time. Pag ininterpret natin yung graph nila, guys, ay makikita natin sa side na ito, guys, ay makikita nyo yung transmission ratio. Ang ibig sabihin ng transmission ratio na yan, guys, ay kung ilan yung ikot sa ating pulley side
versus sa ikot na natatransfer sa ating torque drive side. Mas mataas yung number ng transmission ratio. Ang ibig sabihin niyan ay mas mataas yung gears na naabot nito. Makikita nyo na meron mga arrows sa mga lines na yan. And naka-indicate din dyan na angular speed. Ano yung angular speed na yon? Yung angular speed na yon, guys, ay yung bilis ng ikot ng ating pulley. Or sabihin na natin na yan yung ating RPM or revolutions per minute. So yung 18 degrees naman na angle, guys, ay makikita nyo naman dyan na mas less yung inabot niyang ratio. For example, yung sa 18 degrees, guys, sa loob ng constant time na yon, ay ang naabot niya lang ay hanggang dito. Around 3/4 ng ating drive phase. Habang in-adjust nila yung angle na mas mababa, mas mabilis umakyat yung gear or transmission ratio. And pag abot na nung 12 degrees, guys, ay mas mabilis. Kaya mas mataas yung change sa gear ratio. Makita nyo dyan sa left side. Sa final conclusion nila, mas steeper yung angle, mas mabilis yung acceleration or mas mabilis mag-change yung gear to a higher gear. So, mas mabilis mag-change yung kanyang gear ratio. And same na same yan sa experiment na ginawa natin kanina. Sa number 2 naman tayo, guys, ay yan naman yung natawag natin sa pagkakaiba sa daanan ng flyballs ng ating pulley. So yung pinagkaiba niyan, guys, ay yung curve sa loob kung saan dumadaan yung ating flyballs. Yung curve na yan, guys, ay malaki rin ang effect niyan sa pagtulak ng ating pulley papunta sa ating drive phase. Sa kalkal naman, tinatabasan lang yung dulo dito sa may dulo. So dito, yan, tingnan nyo yung ating animation, pag tinabasan mo pa yung dulo niya. So yung flyballs naman natin ay mas sasagad pa. So ibig sabihin yun, guys, ay sinasagad niya pa yung pagtulak ng ating pulley paharap. For example, sa mga stock ay hanggang dyan lang. And pag modified or aftermarket ay medyo mas, yan, mas tulak pa ng konti. So nasasagad. Pag naitulak niya pa yung belt, dagdag pressure yon sa belt natin, ay aangat pa. So, pag umangat pa yan, guys, ang ibig sabihin naman yan, pag umangat pa yan, since magkakaroon pa ng additional pressure and tension, ay maaabot na yung dulo niya dito. So, ibig sabihin yan, guys, ay ine-extend pa natin yung kanyang gear ratio. Pero, it doesn't mean na na-extend or nakalkal na yan, ay maabot mo yun. So, depende pa rin yan sa talagang timpla ng inyong mga flyballs. So, sa number 3 naman tayo, anong mga effect ng design na yan ng mga aftermarket? Mga fins pa lang ng ating mga drive phase ay magkaiba na kaysa dito sa aftermarket. And ano ba yung gamit nito, mga fins na yan? Ang gamit niyan, guys, ay para sa paghigop ng hangin at para sa cooling ng ating panggilid. Sa tingin nyo, anong mas effective sa cooling or sa paghigop ng hangin? Itong stock or itong aftermarket? And syempre, guys, sa material din. Hindi naman natin masasabing mas matibay pag lighter materials. Anong epekto naman sa weight pa lang nito ng mga aftermarket? Pag mas magaan naman yung mga aftermarket sa panggilid, ibig sabihin ay mas less yung bigat na dinadala ng ating crankshaft. Mas less yung pwersa na kailangan nito para mapaikot. So, yun yung tatlong bagay na pinagkaiba ng aftermarket racing kalkal sa ating mga stock. And in case na meron man ako nasabing kulang, guys, ay comment nyo na lang sa baba. And comment nyo na rin yung experience nyo, guys, sa racing aftermarket or kalkal na drive phase and pulley. Kung anong experience nyo, comment nyo na rin sa baba. Unang-una, guys, pag-isipan mo muna kung talagang kailangan mo ba ito. Una kasi, guys, sa stock, sa all stock na setup, ang talagang target ng ating mga engineers dyan ay fuel efficiency, longevity ng makina, and syempre, yung price to performance. So, yan yung best setup sa inyong stock na makina. Bakit? So, yan kasi, guys, ay dumaan yan sa napakatagal na research and development. And taon nang inaabot yan, guys. Kaya yan ang nilagay nila sa mga all stock. Kaya ganyan yung design ng mga stock na drive phase and pulley natin. And once na nagpalit ka sa aftermarket, guys, ay syempre, meron talagang change sa takbo ng inyong motor. Pero kung yung sa all stock kasi, guys, compared pag all naka all stock na makina ka and mag-change ka to an aftermarket. Una, ang cons niyan, guys, ay syempre yung presyo and magastos.
pag-alis pa lang, talagang magkalayo na yung aftermarket sa stock. Pangalawa dyan, once na nag-change ka kasi into an aftermarket, syempre, since meron change yan sa takbo, hindi lang sa takbo, sa reaction ng makina mo sa isa transmission, ay magbabago at magbabago talaga ang fuel efficiency. So, yung ating mga motor, guys, ay meron niyang mga ECU at CDI. Technically, meron talagang limit yan and nililimit din yung RPM ng ating motor. So, bakit meron limit yan? Una, guys, ay para mas tumagal yung ating motor ay mas tumagal yung ibang parts sa ating panglilid. Once na nagpalit ka into an aftermarket na drive face and pulley, meron ka makukuha ang pagbabago sa takbo ng inyong motor, lalakas ang inyong motor, pero yung tinatawag natin na full potential lang modification sa ating panglilid ay hindi natin din maabot yan since meron mga limiter yung ating mga stock na ECU, stock CDI, kaya dumadaan ito sa mga reprogramming, reflashing, bili ng racing CDI, or bili ng racing ECU. So, dagdag gastos na naman yun, guys. And talagang kakatayin ka ni Mrs. Kakagastos sa inyong motor. So, yun, guys. Kung nagustuhan niyo ang ating video, smash that like button. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin niyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa mga bagong videos natin. Yun, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And stay safe. Kung anong trip mong gawin, gawin mo. Basta hindi masamang trip. Yan. Bye. Kaya mahalin nyo si Mrs. guys kasi siya ang bibili ng parts ng inyong motor.